Kaibigan, sa ngayon ang topic natin ay tungkol sa air rifle safety rules. So, kailangan nating malaman yung safety ng ating rifle. Okay? Una, number one, always treat your air rifle as loaded. So, madaling salita, itong rifle na to, lagi po nating iisipin na may lamang bala. Okay? Huwag nating isipin na nakalapag ito doon sa baba ay walang laman. So, pagka may rifle, isipin natin na palaging may lamang bala. Pangalawa, always keep the air rifle pointed in a safe direction. So, kapag hawak niyo po ang inyong rifle, huwag niyo pong itututok kahit saan. Ganun, huwag niyo pong itututok kahit saan. So, naka-steady lang po siya at nakaharap sa safe na direksyon. Yung wala pong tao. Okay, maliwanag po. Pangatlo, always keep your finger straight and off the trigger until you are ready to fire. Okay. Itong trigger finger natin, okay, laging nakaganito. Yan. Ito po yan. So, laging nasa labas ng trigger. Maliban na lang kung kayo ay puputok na, sa kanyo lang po siya i-insert sa trigger. Okay, maliwanag po. Number 4. Ang pang-apat po natin, always the air rifle unloaded until you are ready to use it. Okay? Ibig sabihin, kapag hindi mo naman siya gagamitin, tatanggalan niyo po siya ng bala. Dapat wala pong bala. Yan. Simpleng-simple po yan. Number 4. Ang number 5 po natin, never point an air rifle at anything you don't need to destroy. So, ibig sabihin po, pag hawak niyo po ito, huwag po niyong itututok kung saan-saan. Okay? Kasi baka biglang pumutok at may laman yan, madidisgrasya po. Kakadisgrasya tayo. Panlima, be sure of your target and what is beyond it. So, pag kayo po ipuputok at may babarilin kayo, pag nakita niyo po yung target, okay, tingnan niyo rin po yung likod ng babarilin ninyo. Baka may tao roon na nakaupo o may tao pala doon sa may punong kahoy na nakaakyat. So, lagi po nating titingnan yung likuran ng ating babarilin. So, pang-pito, learn the mechanical and handling characteristic of the air rifle. So, dapat alam mo kung ano ang mechanical function nito. So, yung characteristic niya, alam mo, kasi ang rifle po ay iba-iba. Iba-ibang design, iba-ibang function, kung paano sila mag-function. So, dapat ang isang rifle na gagamitin mo ay kailangan mong kabisaduhin. Liwanag. Pangwalo. Yung pangwalo po natin, be sure the barrel is clear of obstruction before loading and shooting. So, bago po natin siyang gamitin at lagyan ng bala, okay? So, lagi po natin titingnan muna yung barrel. Silipin nyo kung clear, yan, silip. Clear. Kung wala pong obstruction sa loob, kasi minsan merong naiiwan. So, titingnan po natin yung barrel, yung loob, sisilipin natin. Yan, maliwanag po. Pang-siyam, always your proper spare or billet. So, yung mga air gun, may iba-ibang bala din na nilalagay kasi minsan may maliit, may malaki. Masikip po siya dito sa loob ng barrel. So, hindi akma para sa iyong air gun. So, gagamit ka ng bala
o kaya yung pana na cashier ito. Kasi merong malaking gawa, merong maliit. Okay? Number 10. If your air rifle fails to fire when the trigger is pulled, hold your shooting position for several seconds with the muzzle pointed in a safe direction. Carefully unload your rifle. Okay? Ang ibig sabihin naman po nito, kapag iyong ginamit at may bala na siya at iyong pinutok, okay, pinutok niyo po at hindi pumutok, po. So, wag muna kayong gagalaw sa inyong posisyon. So, alisin niyo po yung bala, hugutin niyo yung pana kung pana ang gamit niyo, at kung pilit naman, buksan niyo lang yung swing gate, malalaglag yung bala, saka niyo po i-check yung inyong rifle kung bakit hindi pumutok. Baka wala nang oxygen or nagkaroon ng malfunction ang inyong trigger. Okay, pang-11, number 11, don't rely on the air rifle safety to keep it from firing. So, huwag kayo mag-re-rely sa safety nito. Okay, kahit na ito'y akala mo, sabihin mong nakalapag at hindi naman ay pumutok, isipin nyo lagi kapag ang isang rifle o yung guns na ginagamit nyo, airsoft, isipin po natin na iyan ay pumutok. Okay? So, ang pang-12 natin, pinakahuli nating rules ay be aware of your surroundings when handling a rifle so you don't trip or lose your balance and accidentally point and or fire the air rifle at anyone or anything. Yun. So, lagi po tayong mag-iingat, lalo't pag naglalakad. So, lagi po nating titingnan yung ating paligid, yung ating inaapakan, yung nilalakaran. Kasi baka mamaya ay natumba tayo, nadapa. So, pumutok yung baril mo, may kasama ka, yon yung tinamaan. Kahit po pilit po yung laman, minsan kahit hangin lang, masakit din po sa balat. Kaya, yun po ang ating iingatan. Okay? So, ngayon po, yan ay 12 na rules. So, English at Tagalog. Kinagalog ko na lang yung iba para naman maintindihan ng ating mga kaibigan. So, yun lang po sa ngayong umaga. Sana ay may matutunan kayong aral tungkol sa paggamit nito, lalong-lalo na po sa mga baguhan at sa mga hindi pa po nakakaalam na dat na mga mamamaril o mga hunter. So, yan po ay karagdagang kaalaman po sa ating lahat. Okay? Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. So, ngayong araw na to, ang ituturo ko ay fundamental of shooting. So, kung paano gamitin yung inyong rifle, paano nyo itama para tumama kayo sa inyong target shooting. So, unang-una, i-check po natin yung ating stance. So, yung tayo, posisyon ng ating katawan dapat naka-square doon sa target. So, kaya importante yung stance. So, dapat yung tamang posisyon ng katawan. So, hindi yung nakaliyad na ganon. Na hindi nakaganon. So, dapat stance yung tama. Yung naka-forward stance. Yan, ganyan. Yan, stance. So, yung katawan mo naka-align doon sa target. Then, pangalawa po ay yung grip. Yung grip na tinatawag ay yung paghawak dito sa grip ng baril. Yan. So, ang paghawak naman nito ay hindi masyado mahigpit. So, 30% lang ng puwersa ng kamay mo ang i-apply mo rito. So, hindi masyadong mahigpit. Tapos, yung handguard. Yung handguard naman, ipatong mo lang yung baril mo doon. So, alalay lang na hindi tumumba yung baril. Alalay. Patong mo lang. Huwag mong lalagyan ng puwersa o mahigpit. Okay, dalawa na po. Stance, grip,
Sunod ay correct sight of alignment. So ang ibig sabihin po, correct sight of alignment, ang inyong rear sight nyo, kailangan naka-align doon sa front sight. Okay? Naka-align po yan sa front sight. Iyan po yung tinatawag na correct sight alignment. Ayan, kung makikita nyo po yung sight, ayan, correct sight alignment. So, i-align nyo po yung front sight at saka rear sight. Okay, tatlo na. Pang-apat ay correct sight picture. So, ibig sabihin, correct sight of picture, pag silip mo doon sa target mo, itingnan mo muna yung iyong target, silip ka ngayon doon sa sight ng inyong rifle. Front sight at saka rear sight naka-align. Yan. Correct sight picture. Ibig sabihin, pag nakita mo yung target, makikita mo na tama ang iyong babarilin dahil yung target mo ay malabo. Blurred. Ika nga, blurred target. Clear front sight, blurred rear sight. So, yun ang tinatawag na correct sight picture. Okay? Sa panglima ay yung breathing control. So, ang breathing control po, yung paghinga natin. Nandiyan na yung iyong stance. Okay? May stance ka na. May grip ka na. Correct na yung iyong sight alignment. Correct na yung sight picture mo. So, yung breathing naman. So, breathing. Pag tumapat na ang iyong sight sa target, so, hold your breath. 1, 2, 3 seconds. So, sa loob ng 3 segundo, dapat maiputok mo yung barrel mo na tumama doon sa target. Kapag lumampas ka ng 3 seconds na hindi mo pa nakakalabit, okay, magsisimula ka ulit ng 1, 2, 3. So, sa pagitan ng 1 hanggang 3, dapat makalabit mo yung barrel mo at maitama mo yon doon sa target. Yon. So, ang pang-anim po ay trigger pull. Ang pang-anim ay trigger pull. Itong trigger finger natin, ipapasok natin doon sa trigger. So, ang dapat na lumapat dyan ay ito lang po. Yan, dulo lang ng inyong trigger finger. Tip lang. Huwag nyo pong ilalampas kasi once na paglampas yung inyong pakalagay ng inyong trigger finger sa trigger, maaaring pagpumuto kayo ay ang tama nyo ay kakaliwa. Okay, kakaliwa. Kung kulang naman, maaari namang pakanan ang iyong tama. Okay, pakanan. So, dapat dulo lang. Trigger pull. So, ang pagkalabit, hatak lang papunta sa likod. Dandahan. Okay? Puro palikod. Pull backward. Okay, backward ang daliri. Yun ang tinatawag na trigger pull. Pang-pito. Yung pinakahuli po ay yung follow through. So, ibig sabihin ng follow through, pag pumutok kayo, yeah, pagputok, huwag nyo munang aalisin yung mata nyo doon sa sight. So, naka-align pa rin yung mata mo doon sa sight. Okay, huwag yung pagputok mo, silip kang ganon, hindi ho po pwede yun. So, pagputok, follow through, silip muna mga 2 seconds, saka baba. Ayan, buha po. Pito po yan, pitong fundamental ng shooting. So, i-apply natin yan doon sa ating target, lalo doon sa ating isda na babarilin. So, pareho lang po ang paggamit ito kung sa surface at saka yung doon sa tubig. Okay? Ang pareho lang ang pagtingin doon sa sight. Okay, maliwanag, uulitin ko. 7 fundamental of shooting. Unang-una, stance, grip, correct sight alignment, correct sight picture, breathing control, trigger pull, follow through. So, yan po yung ating may babahagi sa inyo ngayon, yung kung paano po gamitin ang inyong rifle. Hello guys, this morning I will teach you the basic position of peace hunting.
Good day, all hunters. So, ngayong umaga, ang aking tuturo sa inyo ay tungkol sa fish hunting position. So, lahat ng ating mga fish hunter, so ito yung pinaka-basic na ituturo ko na mga position. Unang-una ay standing position. So, standing position po ay ganito. Tayo lang po ng normal. Okay? Normal lang ang tayo. Then, naka-forward yung katawan ng kaunti. Yun. Forward. So, kailangan naka-balance yung inyong katawan. Balance para hindi kayo matumba o madulas. Yan po ang standing position. Yan, naka-stand. Standing position. Yan, balance. Yan po yung unang posisyon ng ating paghahunting. Pangalawa, kneeling position. Ang kneeling position naman po, ganito. Yan. O, katukod ng ganon. Ganyan, kneeling position. Yan. So, balance din po yung katawan para hindi rin po tayo matumba. Kneeling, ang tawag po dito, kneeling position. Ang sunod naman po ay sitting position. Ang sitting position po ay dalawang klase. Isang ganito. Yan. Isang ganitong position ng sitting. Yan po ang isang position ng sitting position. Kung kayo po ay nasa pustuhan, nasa tower, yung mga inaakita natin kapag namamaril tayo ng isda, so i-maintain nyo po yung balance ng inyong katawan para hindi po tayo mahulog doon. Ayan. Ang isang klase pa ng sitting position, ang pangalawa po ay ganito. Ayan. Ganyan po ang pangalawang sitting position. Yung balance ang katawan. Kaganyan. So, pwede rin po yung paa na kaganon. Ayan. Pwede rin po yung ganyan. Pwede rin po yung ganyan. Ayan. Sitting. And pang-apat ay prone position. So, ang prone position po, kung nandun tayo sa tower na pinipistuhan natin, so para stable po tayo doon, kung mataas naman yung pwesto pag namamaril tayo ng isda, pwede tayong dumapa doon. So ganito po, yan. Yan, ganyan lang. So ito po yung prone position. So stable po yung inyong barrel. Madali nyo pong patamaan yung target. Prone position. Importante po na malaman natin yung positioning sa paghahunting para po hindi tayo magrasya. Maiwasan natin yung madulas doon sa naakita natin na kahoy, naakita natin na bangin, at inaakita natin na tower. So, importante po ito, lalo na po sa mga baguhang hunter. So, kung kayo po ay baguhan, so, kailangan po natin na laging safety, lalong-lalo na sa mga positioning, kasi may mga lugar po tayo na pinamamarilan ng isda na malalim yung bangin, mataas yung kahoy, masukal, kaya importante po yung mga positioning na yan. So, lagi pong balance ang katawan pag bumabaril ng isda. So yan po, sana po ay mayroon kayong natutunan kahit kaunti. Maraming salamat po.